si Hermano Pulit. Pero kahit na nasiliksik, sa ating legal, kahit nakita ko na yung ilang mga dokumento, hindi pa rin talaga siya matatapos. In short, yung alam ko ngayon, maaaring mabago sakaling lumabas pa ang napakaraming dokumento. Ito yung pagkakataon na makita natin, as of today, ano bang istorya ni Hermano Pulit? Ito po ang aking version. Ulit po, this is my version. Noong mawala ang Orden Hospitalaria de San Juan de Dios noong 1888, ibig sabihin, wala pong nakaalam na historian mula noong 1888 hanggang 1898 na nagdirektang nakapagtanong sa orden ni Hermano Pulit. Yun po ang komento ni Brother Joseph. Sabi niya, walang historian na nakapagtanong sa San Juan de Dios Congregation. Dahil the moment na umalis sila noong 1888, wala na. Ang lumipat, ang bumalik, at lumabas na ang sinasabi ay kaya siya nagtayo ng Confraternity de San Jose dahil ayaw niya, hindi siya pwedeng maging pari. Pero, sabi ko nga, ang pinakahuling hermano ng Ordeng Hospitalaria ay si Brother Manuel Peña at namatay siya noong 1888. Siya ang pinakahuling brother. Bumalik ang OH noong 1988. Nito lang kung kaya lumitaw ilang mga dokumento at ito ay ngayon binabahagi ko sa inyo. Si Brother Joseph, siya ang superior ng Order of Hospitalier at ilan sa kanyang mga sinasabi ay ibabahagi ko. Sino ba si Apolinario de la Cruz? Meron po kayong coloring book na aking makakitong po ito para makita din nyo yung ilang mga petsa. So, pinanganak siya noong Hulyo 22 sa Barrio Pandak, Lugban, Tayabas. Anak ni Pablo de la Cruz niya. Pagpuntang sa Palong, Uban, Mayhay. Mas popular po ang Lugban dahil sa Arias. Ito po yung kanyang chronology. Noong 1 year old na siya, kung ano-anong mga tradisyon sa iba't ibang bayan. Kaya nga may pagkakataon dumatayo ang mga mag-anak ni Pulit sa iba't ibang bayan para makapista. Yung tradisyon ng Semana Santa na observahan ito ni Hermano Pulit, maging yung sa Pasko, yung mga simbang gabi. Lalo pa yung pagdarasal ng Santo Rosario. Tinanggihan siya. Sinasabi ko po ngayon, sa kasalukuyan, wala po akong direktang dokumento na nagsasabing gusto niyang magpari kaya lumukas siya ng Manila. Ang sinasabi ko po, dahil noong una, ang mga gusto kong magpari ay dapat na nasa seminary na mula edad 8 hanggang 12 years old. Pero si Pulit, 15 or 16 years old, saka lang siya lumuwas ng Manila. Una siyang lumuwas ng Manila, pumunta sa Tamente. Meron na noong kongradya ng San Juan de Dios, Banal na Sacramento, Jesus Nazareno, Tercero Orden. Pamilya si Pulit dun sa mga kongradya nito. Kukundur, higit siyang interesadong pumasok sa ospital ng San Juan de Dios. Dahil kagaya na banggit ko kanila, siya ay nagpapagaling, siya ay naggagamot. Kaya nga, bukod doon sa kanyang intensyon, nais din niyang pumasok, makapaglikod sa Diyos, at tuluyang pag-aralan, pagbigamot, at pagtulong sa mga may sakit. Kaya tinagad niyang lumaok ba ang kanyang kaalaman sa pagbigamot, at may mga naging kaibigan siya sa ospital ng San Juan de Dios. Tinanggap siya, tinuruan siya. Ang San Juan de Dios lamang po ang buas sa mga Indio noong unang panahon yun. At alam ni Pulit na talagang sa San Juan de Dios lang din siya pwede pumunta. Bakit? Ito po yung dokumento ng San Juan de Dios. Si Fray Juan Diego Martinez, Indio, natural del pueblo de Lumaca, probinsya ng Tayabas. Nandun po yung kanyang kababayan.
18:31. Nandun yung kanyang kababayan. Kaya malamang, doon siya pumunta sa San Juan de Dios. Ito na yung tanong ni Pak Rosel, sabi siya sa San Juan de Dios. So, between 1831 at 1832, bumalik siya ngayon sa Tumuan. At dahil alam ng mga tao doon na umunan, ito na San Juan de Dios. Meron na siya meron ng tendency ngayon na lumapit sa kanya yung mga kababayan niya dahil alam nila na sa pila ay galing sa San Juan de Dios. Kaya naman, mas nagsalunin natin sa labuha siya sa mga pagdagsal ng Santo Rosario kasama ng kabilang kamag-anak. Kaya dahil nakapito kanina, patuloy silang gumalayo sa pag-ibang bayan para mag-ipamista bukod pa sa pagkamalasan at dahil siya sa Manila at nagkaming pagkabot. So, lagi kayong potensyal na may eventually siya magiging leader ng isang kongrayan. Ang bilang-langis para sa kailaw ng kanilang contribution. So, yun po yung ginagawa ngayon ng kongrayan. Pagpadasan, sumagdamagan, pagbibigay ng kandila, pagpapamisa. So, ito yung nalabas na regular na gawain ng kongrayan. So kung ating titingnan po, sa pagkita ng December 1832 at October 1833, ito na yung mga pumasok sa kongraja mula sa Lumban, nagkaroon ng pagbilaw, ito yung pangbayan sa nalamigan ngayon ng Quezon. So makikita rin po ninyo, may agad din tumiwalag sa samahan na ganitong kalalagay, makikita natin na hindi naman nakatago ang kongraja ni Hermano Pule. Hindi siya secret. October 1833, muli, nagtagal na po niya yung kongraja, muli bumalik siya ng Manila. Ano ang sabi niya? Lumuha si Pulis sa Manila upang ihingi ang titingnan din. Nagtungo din siya sa katedral dahil hindi niya nakuha yung lisensya mula sa Ilustrisimo at itinuro siya doon sa mga Jesuita at doon pumunta para magsabi na kung pwedeng i-registro yung kanyang kongraja. Pero hindi siya binigyan ng paintulog dahil ang lukba o ang lalimig ng kaya basta yung hanggang ng bayas is ng kaupin. Ito rin yung pinagtitibay ng pagbasa ng pasyon. Pagdating ng ikatlong taon ng kongraja, dito aalis si Hermano Pule sa kongraja at babalik siya pagdating nga ng Mayo, dumating siya sa San Juan de Dios at muli pinadala siya sa Isla de Convalescencia. Sa nasabing isla, ito po yung matapos papagaling sa San Juan de Dios, doon sila pumupunta sa Isla de Convalescencia. So bukod doon, ang gawain niya sa isla di Convalescencia ay magpagaling umiling sa pagkagayan ng mga nagpapagaling ng masakit. Ang minor surgeon, gaya na sinabi ko po, he was also a canonical member of our religious community as an oblate until 9 January 1841, ayon kay Brother Joseph. Nung mahuli si Hermano Pule po para maki-surgery, ito yung, yun po yung kanyang hawak. So ganun katalino din naman si Pule dahil alam niya ginagamit siya ng medical book. Kung kaya naman pagdating ng 1836 malalaman niya na mag-aasawa si Santiago na kapatid niya kaya ibibigay niya yung pamahala ng kofradya kay Octavio Ignacio de San Jorge. So dahil alam niya ang pag-aayos o pagpapatakbo ng Orden Hospitalaria, meron din siyang pagkakataon na lumalabas sa Intramuros. Ang ginagawa po niya, umiikot siya sa bayan-bayan para magpalimos, dala yung imahe ni San Jose. Ito ay
May dala siyang kahon, pinamamaybay niya, pinapahalik, tapos kumukuha siya ng limos. Kofradyan na dadalhin ng buong kofradyan ni Hermano Pulit. May special na altar sa San Juan de Dios, ang kofradyan, ang ospital o ang orden ng ospitalero niya. Ito po yung dito nakalagay ang imahen ng ni San Jose. Kung kaya nga may special na treatment ang orden ng San Juan de Dios doon sa imahen ni San Jose. Kaya yun po, may imbibe ni Hermano Pulit ay yung panata kay San Jose na dadalhin naman niya ngayon at ibababa sa kofradya ng San Francisco. So matapos at mula doon sa salapi ng komunidad, na kung awa ng Diyos at ng Inang Birhen ay malaking kagaanan sa ating mga ninanasang kabuhayan. November 1838, sumulat si Pulit kay Octavio dahil sa... Dito naman po, papasok lang noong 1839 yung paring si Sir Yaco de los Santos. So mula 7 taon pa, 7 taon na ang kofradya de San Jose. Dito magsisimula yung ugnayan ni Don Domingo Rojas at ni Hermano Pulit. 8 year ng kofradya, patuloy yung pagbibigay ng petisyon ni Pulit para kilalanin ang kofradya de San Jose. At ito yung mga pumirma. Ito rin naman yung iba pang mga binaybay noong 1840. Paete, Binyan, Santa Rosa, Bai, Nanghaya, Pila, Pililla, San Jose, Batangas, maging Indang, Cavite. So marami pong inikot ang kofradya de San Jose. Ito pa rin po ang pinuntahan ng mga kasama. San Jose, simbahan si Hermano Pulit. Sabi ko nga kanina, nung umpisal pa siya. Inaka niya ang mga tao para sumampalataya at maniwala sa Diyos. Kahit na ginipit sila, patuloy ang pamisa. Patuloy ang rosaryo, patuloy ang nabinaryo. Kahit na nangatulan siya ng kamatayan kagaya na banggit ko, nagumpisal pa siya kay Padre Esteban Mena ng ating mga. Payapa niyang hinarap. Even si Sancho, sinasabi niya, napakasirin ng kamatayan ni Hermano Pulit. Hindi siya nagwala. Hindi siya nanisi. Payapa niyang hinarap ang kamatayan. Kung kaya naman, para sa akin, isa siyang martir para sa pananampalataya. Pagmasdan ninyo ang inyong paligid. Ito po ang lupang ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Lahat po tayo dito ay pantay-pantay sa pag-aalay ng ating mga sarili sa dalawang klase ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasama ko sa kapwa. Mga babae at mga lalaki na katiga sa iisang bahay. Kaya pala ang daming nabubuntis. Yan mga yan ay may mga paganong rituales. Naniniwala sila sa mga amuleta, mga anting-anting. Bakit dumanas ng sunod-sunod na pagsubok ang ating kapatiran? Pinanday ng apoy ng pagdurusa ang ating kofradya. At dahil sa apoy na lagablab na ito, ay naging matibay at matalas na sagdata ang ating pananampalataya. Ang akala mo kung sinong maamong tupa, malay, unti-unting nagiging isang maitim at mabangis na lobo. Sasakupin natin ang sentro ng bayan at ibabandila natin sa madla ang kapangyarihan ng ating pananampalataya. Takbi ang mga erehe na ito! Di kami mga erehe! Ano? Ahas! Hindi relihiyon ang iyong itinatagurot!
kundi isang revolusyon! Ikaw ba ang tinatawag na hermano Puni? Ang pinuno ng Confradia de San Jose. Ano, Puli? Ikaw na ngayon ang hari ng Katagalugan.